customer. Your customer is the one paying. Who is paying you? Paying, hindi nyo customer yung dinalhan. Siya ang beneficiary eh. A customer is one who pays you. Dapat yung OFW o kung sino man na nagpadala, dapat makakita niya yon. Meron siyang shareable content. Shareable content na binigay nyo sa kanya kasama dun sa delivery, diniliver nyo dun sa nagbayad, yung salamat na. Salamat na alala mo. Salamat. Napaka-bukas. Tama yan. Yes. Tama yan. Excited na ako malaman kung sino yung mga kasama natin sa ating live mentoring session. Kaya, huwag na nating patagalin pa. Ito na ating guest mentor for tonight, CEO of Kapatiran sa Kasaganaan Service and Advocate of Financial Literacy and Entrepreneurship, Sir Armand Benko! Hello, Sir Armand! Yes, magandang araw sa inyo lahat. Hanggang alas 7 lang, hanggang alas 7. May oras! May oras! Opo, syempre Sir Armand, bukod po sa inyo, makakasama din po tayong Go Negosyantes na mag-share po na kanilang business journey at hihingi po ng mga talagang mga advice and tips po sa inyo para mas lalong mapalago ang kanilang negosyo. Ito na po, ang owner ng Quinley's Surprise Gift Package from Nueva Ecija, Jilmer Manalastas, and owner of RF's Gifts Delivery from Mandaluyong City, Aljon Arevalo! Yeah! Hello! Hello po! Kompleto na! Kompleto na! Good evening po! Welcome to the game show! Hello, Jilmer! Aljon! Kumusta kayo? Bago natin simulan ang kwentuhan natin ano, with Sir Armand, maaari ba namin pa lamang kung ano inyong, kanina nabanggit na ni Kuya Betong yung kanya-kanyang mga negosyo. Pero kailan pa ang sinimulan? At saka kumusta naman ang inyong business kayong panahon ng pandemic? Ano? Sige, let's start with Jilmer, siguro. Yes po. Medyo mahirap po ngayon yung, ano, yung negosyo dahil sa kahirapan po ng buhay ngayon. Napaka-konti po nung naglalaan para sa mga katulad ng business namin, Surprise. Sa palagay naman namin ay hindi lalaan nila yun para sa mga mas importanteng bagay tulad ng pagkain nila sa araw-araw. Mm-hmm. Magkaan ba ang range ng price ng ano nyo, ng mga package nyo, ano, sir? Depende po sa request ng customer. Ang pinakamababa po siguro na nabigay namin is nasa 500. Uy. Mga chocolates na po yun. Tapos may mga ano, free delivery na rin po within the area. Wow! Oh. Yes, sir. Siguro, ano, yung tanong muna, paano kayo kumikita? Nagma-mark up lang ba kayo? Paano kayo kumikita? Ganda ng tanong. Yes po. From ano po? Sample po. From kung chocolates po ang order ni customer, nagma-mark up lang kami from based from SRP since nabibili namin yung materials from SRP na siya. So nagma-mark up lang kami ng konti tapos marketing namin free delivery na siya within the area. Sabi pa nila Amazing Betong kung anong porsyento ang markup nila? Nasa 10 to 20% po. Depende sa layo po ng pagdi-deliveran. Tama since, naman. Ano po, kinakat lang namin siya para maging free delivery. Sige, Arjun, kung yes, sa amin naman kung kumusta ngayong pandemic, tsaka katulad ng question ni Sir Armand kanina, paano ka kumikita yun, tsaka ilang percent? Okay po, umpisahan ko po muna nung sinimulan ko po siya, which is nung 2017 po. Then, dati po kasi akong OFW. Then, nung umuwi po ako ng Pilipinas, yun na po yung naging business ko. Sinimulan ko lang po siya actually, I only have 6,000 pesos on my pocket that time po. Then, sobrang naging in demand po kasi siya. Kaya,
nung nagkaroon po ng chance na sinimulan ko rin po siya ng 2017 po. Then, nag-create din po ako ng package na may mga delata, may Uy, mga... Nice! Yes. So, kami na po yung nag-deliver din sa... dun po sa pamilya nung OFW po. So, di na po sila mag-effort na ganyan. So, mag-add lang din po kami ng kahit konting ano lang din po. Halimbawa, mag-add lang po ako ng kahit 1,000 pesos na tubo. Yes, correct. Yes. Ayan. Sir Arman, gusto ko lang po sana itanong, since yung business ko po, 2017 pa siya, sinimulan ko po, may mga customers po ako before na gusto nilang mag-franchise po. Pero kasi ako po kasi yung ayaw, ako po lang po yung umaayaw na mag-i-franchise po yung business ko para si mag-expand po siya sana. Pero ano, pwede ko na po ba or pwede ko po siyang bang gawin kahit mag-isa lang po ako yung ganun. Okay. Madalas na encounter yan lalo na kapag medyo positibo Aljon, amazing Betong, pag malakas yung negosyo maging sa pagkain siya o yan sa serbisyo. Maraming iba na nagnanais na rin na salamat sigurado sa Go Negosyo, nag-iisip magnegosyo, yes, may nakitang patok, mukhang malakas, eh magkakaroon ng interest, tatanungin yung nagnenegosyo, o nagpapa-franchise ka ba? Alam niyo po, yung pagpa-franchise, yes, ito ang sinasabi nila madali para mapalawak mo ang iyong negosyo, pero hindi lahat ng negosyo ay franchisable. Sasabihin ko na ho kagad, ang isang karakteristik para masabi mo ang negosyo mo franchisable, yung negosyo mo ay unique ba? Unique, kakaiba. Apo. Ang pinaka main characteristic na ang isang negosyo ay franchisable, kapag ikaw yung negosyo mo ay malaki ang pagkakaiba. Sa English tawag nila distinctiveness. Distinct, kakaiba. Arjun, yes, kung tatanungin mo, eh mismong kasama mo, komente mo, para halos pareho kayo ng negosyo eh. Yes. Diba? Tapos eh, dahil alam mo, sineseryoso ko itong Go Negosyo Mentorship, eh nag-research ako. Alam mo, gift-giving, surprise gift-giving. Tandaan nyo to, hindi kayo ang unang dalawa na lumabas. Nag-search ako online. Nakita ko kayo panglabing apat. So, meron pang nasa pala na mas agresibo sa pagpo-promote. So, not to dampen your spirit, baka hindi pa o hindi talaga franchisable yung negosyo na yan. Alam mo, maganda lang pakinggan, ang sarap isipin. Uy, magpa-franchise ako, magbabayad ako sa yung franchise fee. Pero kapag nagbayad sa'yo, meron ka ng obligasyon bilang franchisor. Diba? Ibig sabihin, magpo-provide ka ng produkto, serbisyo, sistema, payment system, delivery system. Eh sa akin pagsuri doon sa negosyo nyo, lahat ito depende sa inyo. Yung kayo lang, kayo nag-deliver, kayo namili ng tsokolate, kayo namili ng, kumbaga, nothing unique na pwedeng hindi gagawin o hindi magagawa nung iba. Kaya, yung nagtatanong sa'yo, mas nasa delikadong sitwasyon siya. Kasi, ibig sabihin, hindi nga napagtanto na pwedeng niyang gawin yon without paying a franchise fee. Diba? If you really think about it, kahit sino pwedeng gawin yan eh. Kaya hindi franchisable as we know franchising is. So Sir Armand, my question is, what can he do para yung kanyang business na yan maging franchisable, kahit hindi franchisable, ay mag-expand na mag-expand? Ano yung kailangan? Mapalago. So, paano yung palalawakin? Ang aking pananaw ha, tiningnan ko yung mga ibang naggaganyan. Ano ba talaga, Gladys, love, amazing, ano ba talaga yung negosyo nila? Yung tsokolate ba? Hindi naman sila gumagawa ng tsokolate. Hindi yun ang negosyo nila eh. Yung produkto. Delivery ba ang negosyo nila? Hindi.
Ano ang service. Produkto nyo, kayong dalawa, Aljon and Jelmer? Service. Ano yung service nyo? Ano service yung binibigay nyo? Ang sayahin. Yung magpasayahin. Ang tao yung surprise. Yung yes. sinagot ni Ma'am Gladys, you yes, are po. Selling an experience. Ganda! Sabi mo ang experience mo, Aljir, OFW ka dati. Diba? Gustong-gusto ng OFW, mapadalan, mapasaya. Nag-birthday mm-hmm. yung nanay niya o anak niya na hindi niya na nakakasama. Diba yun yung nasa Facebook mo eh? Diba? Yes. Importanteng-importante, yung online nyo, isa sa mga advanced question eh, paano mapopromote yan? Paano mapopromote? Dapat nakikita yung experience. Huwag naman po kayong magagalit, lalo na si Ma'am Gladys, si Love na sa media, no? Si Gladys, she's an artist, no? Dapat nakikita yun habang inaabot yung bulaklak, habang nakikita yung pangalan, no? Dapat nakikita yung ng Love, alam mo yung video mo. Yes! Lahat ng emosyon! Yes, surprise! Yes! Lahat ng emosyon kailangan mapatutukan. Dapat huling-huling mo yun. Di ba? Amazing, Bentong. Diba? Totoo alam po, mo yan. Totoo po. Alam mo yan. Dapat nakikita talaga yung matanda. Naiiyak. Hindi makahinga. Kahit hindi makahinga. Tapos habang binabanggit yung nagbigay, yung umorder sa inyo, halos hindi niya mabanggit, pero dapat nahuhuling niyo yun. Kaya hindi nyo produkto yung tsokolate, yung regalo, yung bulaklak. Unless may farm kayo talaga kasama yun sa produkto nyo. But what your customer is the one paying. Who is paying you? Paying, hindi nyo customer yung dinalhan. Siya ang beneficiary eh. A customer is one who pays you. Dapat yung OFW o kung sino man na nagpadala, dapat makita niya yon. Meron siyang shareable content na binigay niyo sa kanya kasama dun sa delivery, diniliver niyo dun sa nagbayad, yung salamat na, salamat na alala mo. Salamat, napakabuhay. Tama yan. Yes, tama yan.